Hello po mga ka-team DFL, welcome po ulit sa aming YouTube channel. Yan, kami lang po ngayon ni Ate Joanne, wala po si camera girl na sa kubo, nag-aalmusal lang po. Tapos yung ibang kasama namin na team, nasa baryo po, bali pinagpahinga muna namin at medyo malayo po yung nilakad namin dun sa sityo ng Ibanag. Ngayon po kami po ay gagawa po ng poste at magtatayo rin po at papakita rin po namin kung paano po magtanim ng dragon fruit. Yan, kasama ko si Ate Joanne. Hello guys, at good morning. Dalawa nating backup, yan, si Kuya Ulan at saka si Alex. Si Malik si Boy at saka si Ulan Boy. Ayan. Ito po yung hulmahan ng paggawa ng poste. Ayan po. Dahil si Kuya Ulan ang gumagawa nito, guys, siya yung interviewin natin. Yung sukat po nung bakal ay 10 mm. Yun lang alam ko. Interviewin lang hali. Oh, Kuya Ulan. Anong sukat ng ating poste? Hindi agad. Ang sukat ng poste guys ay 4x4x6. 6 ang taas ng poste. Poste. Ito yung ano na guys, yung semento, isang semento at 10 buhangin na timba daw yung nilagay. Ayun yung timba na yun, no. Matabang nga ito, matabang, tikman mo nga. Kung mataba. Grabe kayo, oy. Kaya may kahuyan guys sa gitna. Isyam na lang natin mamaya. Tapakan yan mamaya. Para dito sa gitna. Ayan o, wala na po ito. Tawaan yung taga-buhat ka. Kung ako mas gusto ko pa magpala. Pala yung siguro, ganda magpala ba? Hiligan na lang. Takas ang pawis ko guys. Takas palagi. Tapos pa yan. Wala pang hangin. Bilisan mo Ate Joanne, pabagal-bagal naman. Para matanggal ang mga bilbel. Basic lang yun. Kanina, munti kami natumba ka na sa motor. Sabi ni Chacha, kataba-taba mo kasi mami. Mag-diet ka na nga, sabi niya. Saka na ba yun kaagad? Sa 10 timba na buhangin at isang semento. 8 lang yung magagawa na poste. Yan, dali ito yung nagawa, 8 pieces. So, maglalagay ulit sila ng buhangin. Guys, ang alaga naming baboy. Hello. Ay, bago na naman yan sila. Noon, pwede na i-dispose. Ito guys, yung inahin namin. Buti na lang guys, makulimlim ngayon. Wala si Haring Ara. Sana umulan para madiligan naman yung dragon fruit namin. May tanim kaming tanglad guys. Yan, malago na ang tanglad namin. Masarap yan sa manok. Pag nag-ihaw ka ng manok. Sarap. Babango. Sa Ate Joanne, nililinis niya ang aming sagingan. Sa
Maganda kasi maglinis-linis ngayon kay walang araw, mali makulimlim. Pakita ko sa inyo guys yung tanim ni Alec na sili. Patubig tayo para may palapak ng mayang galing. Ayan guys, so ang dami bunga. Pang minudo. Yan, hitik na hitik sa bunga. Sipag magbunga nito. Itong area na to guys, ito yung pinagtaniman po namin ng mani. Ngayon, tataniman po namin siya ng dragon fruit. Yan. Bale yung mga nakatayo na yun guys. Nasa 93 na po. Eh, kulang pa. Maluwang-luwang pa itong lalagyan nila. Yan. Siguro ano, nasa 300 ang kayang maitayo na poste dito. Kaya lang yung ibang poste, wala na sa linya. Mukhang ano yata, tulog yung nagposte na ito ah. Yun o. Yan, ito guys. Pag nataniman na namin to guys ng dragon fruit, pwede kami mag-intercrop dyan ng mga gulay-gulay. Talong, kamatis, okra. Para hindi sayang yung mga space. Pwede rin papaya. Yun guys, nakapag-harvest pa ako ng sitaw. Sayang naman kasi na dinadaan-daanan na lang yung sitaw dito. Kala siguro nila wala ng bunga. O diba, solved na naman ang aming pananghalian. Yun no, para matapos. Dalawa na lang. Tapos na. Yan, tapos na guys ang aming poste. 25 pieces na poste. Magmerienda muna kami sa kubo. Tama na yan guys, magmerienda na tayo. Bali bukas, bukas tatanggalin itong hulmahan guys. Papatayuin pa namin tapos 3 days bago buhatin yung poste. Much later. Guys, magtatanim kami ngayon ng dragon fruit. Makulimlim kasi. Andito sila, Auntie Pasing guys, si Gigi at si Auntie Ligaya. Andun si Auntie Ligaya, oh, naghahanda ng aming merienda. And guys, bago taniman, lagyan muna ng organic yung pagtataniman. Bali, itong itatanim namin guys, galing po sa bahay, pinaugat na namin. Yung iba, pinutol namin doon sa natumbang dragon fruit sa bahay. Ito ang ilalim dyan. Itong malapad na to, ayan ang iharap mo sa poste, ganyan. Mga 2 inch daw. Bali, ang lalim yan, dapat 2 inches. Ito sa puno.
Tapos tatalian na para magdikot. Mabilis lang mabuhay yan guys, kahit hindi mo nga itanim yan eh, nagkakasupling. Cha, paabot naman ang tali, cha. Ayun guys, Auntie Ligaya. Hi Auntie Ligaya. Garong-rong yun. Bali, ang standard size ng cuttings is isang ruler. Ito guys, kailangan isang supling lang yung kailangan alagaan na ano yan, pakyat. Katulad nito, ito lang yung papaakyatin natin dito. Yan, gagapang yan dito. Pag may mga nagtubong mga supling-supling dyan, kailangan tanggalin yung, kailangan isa lang talaga. Pinupruning natin. Kailangan mo siyang ipruning para maalagaan. Yung ganito guys, yung ginagamit namin pang pruning. Pangkat po sa yung mga hindi naman kailangan na supling. Kasi lahat ng tinik niyan guys, ano, magkakasupling yan dyan. Dapat isa lang yung ano, umakyat pataas. Umakyat pataas. Isa lang ang magwagi. Tapos pag nakarating na dito yung ano, yung pinakasupling, gaganon yan. Parang buhok. Lalagyan pa to guys ng gulong. Para mayroon siyang alalay guys, para hindi bumagsak. Bali, ibibend po itong bakal, kaya mayroon siyang excess na ganitong bakal. Ibibend po yan, tapos dito ipapatong yung gulong. Para pag nakakit po yung supling, umabot na siya dito. Ayaan nyo na siyang paramihin, dito na siya dadami yung pero, mga supling. Pag nagkasupling na po guys, dito sa taas, okay lang yon. Hayaan nyo na siyang dumami, wag lang po sa baba.
Much, much, much later. Ang merienda namin, guys. Ukoy na may... Na may ukoy nga. Crispy kamote. Ipoy. Kamay, kamote na mayroong rice flour. Tsaka mayroong hipon. Sarap yan, guys. Ito ay recipe na natutunan ko sa... Na may itlog. Sa Morong Rizal. Itong kamote, guys, ayan yung hinarvest nila. Kahapon. Kahapon. Ni napalang lagi dyan. Bakit nagbubuda? Nagkatibaboy. Itman ko kasi hindi kumawa. Para ma-judge nyo. Guys, merienda po. Merienda tayo. Merienda po. Merienda tayo ng ukoy na si Joan. Bawa ni ukay. Ayun pala yun yun. Lang lang yung pusya na. Siyempre, kape. Kape is light. Kape is light, hindi ka naman nagkakape di eh. Mainit, walang hangin. Kasap kape ko ha. Pidi daw. Pidi ako kape. Ha? Jay! Tuna ba? Napagod ang mana namin. Gapong mantikon. Yung recipe natin Joan guys, galing pang ano yan. Morong Rizal. Steak. Ito daw kasi yung laging kinakain ng asawa niya, yung ulam niya. Ito daw laging ulam niya. Wala daw silang pangili. Yo! Eh, alam na alam niya yung recipe. Favorite guys, yan ang taga Morong. Shout out sa mga taga Morong Rizal. Alam mo na ang tiligayan, lulutuin mo dito sa kamote. Hindi, puro laga lang, pampautot, hindi ka manisyo. Puro laga lang, ang alam namin. Laga, kamote. Bravo! Nabraw ko na. Ibulid-ibulid. Nagkaroon na ang idea sa tiligayan. Balon pang pang-ulam pa ito. Oo. Yun na naubos? Naulang nga nila kami. Pero ako hindi huwi na ulam, pinapapak ko lang. Doon, mga tindahan doon sa amin, kaya umaga, ay na, no, puro kasta, lakla ko ba. Ay, sa umaga. Mas ano yun eh. Mas kalulaki ng hipon, kadaming hipon niya, yun ang masarap. Favorite ni Inang. Tapos may kinchay. Favorite ni Inang. Ano yung si Bea? Oh, may palaka. Ano daw siya? Ay, nagadumang. Lami pala ka. Lami yung tubig na naman yun, oh. Tengit pa ako. Ay, ito. Ayaw mo na ka. Sarapan ni Kuya Ulan, guys. Hindi akin yan. Sarap, guys. Akin ko eh, kiwala eh. Nabasak na tuloy. Ayun, guys. Kunti na lang. Matatapos na. Ayusin mo naman yung siya. Meron ba yata ang sa ano, sa harap? May dalawa pa doon, hindi nabasa. Pasin pa ako, tayo ko eh. Ay, layo. Wala ko meron pa din ang tayo sa harap. Ganun ba? Doon. Doon. Ito na ba sa? Ganda ng lang. Katulad dito guys, oh yan. Yan ang gagapang paakyat. Ano may ugat na yan? May ugat na yan, oh. Tumot na natin sa tuloy. Habang yan. Yan. Kakapit na yan dyan sa poste. Kapit lang, besh! Kambumitaw. Yan guys, tapos na po kami magtanim ng dragon fruit. Yung pinapatayo pa po namin poste, siguro sa susunod na araw naman po. Dito rin namin itatayo. Yun.
guys. Thank you. Thank you sa Thank you po. Panunood. Sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo. Bye. Bye.